Ayan, ito na po yung ano, pasalan natin, stud. Ito yung isang paraan para bumaba yung timbang ng manok. Kailangan mo siyang ano, bali, bilad mo ng isang oras hanggang sa hihingala siya kasi yung mga taba niya natutunaw, kaya ito yung isang paraan para bumaba yung timbang para hindi maging ano, mabigat yung timbang niya para mas magiging lamang ka sa kalaban kasi bumaba yung timbang ng manok mo pero malaki, tapos yung kalaban hindi naman masyadong malaki pero mabigat yung timbang, kaya ito yung isang paraan, bilad ng ano, isang oras, 1 to 15 days. Yeah, bilad mo yan ng ano, isang oras. Tapos huwag nyo ano, iwan kasi baka makalimutan nyo, baka mamatay pa yung manok nyo. Kaya bantayan nyo lang na ano, pag hinihingala siya yan na kukunin nyo na, tapos lagay nyo sa cord. Welcome back mga kalakdan. Ngayon araw po ito, nasa 17 days na po tayo sa conditioning natin. Then ito na yung huling araw sa pagtitraining ng manok. Tapos iligo na natin. Then pinagabihan, yung pailaw isa-isa lang kasi madidistract sila pag may kasama silang manok na pag nagpailaw ka. Yan pala yung kinukondisyon natin. Ayan. Mga stag yan. Iligo na natin kasi nasa huli na tayong pagkukondisyon. Pagkatapos nito ilang araw na lang magpapailaw, tapos pahit, tapos keep na lang. Astag yan. Ihahanda na natin to para panlaban. Iligo natin para matanggal yung mga masulpain kasi at the same time tinanggal na natin yung mga insekto para maganda yung tulog nila pag kinip na natin kasi wala silang mga termites, hindi yun yung mga mites, kuto, termites sa kahoy pala yung termites. Yung mga mites yung kuto nila. Ayan. Tapos niyan tip na yan pag ilang araw na lang pailaw. Yung flying board pala hindi na natin ipapakita kasi kung paano gawin kasi masyadong stricto si YouTube kaya hindi ko na pinakita, pero kailangan talaga yung flying board para sa mas mataas lumipad yung manok nyo, kaya hindi ko na lang pinakita kasi mahihit tayo. Tapos maligo ng manok, bilad nyo, yun yung pinakahuling bilad nila. Tapos lagay mo na sa cord. In 17 days, ligo yung manok para tanggal yung mga masulpain tsaka yung mga insekto na nanunusok sa balat nila kasi makati yun. Pag natuyo na yung manok nyo, lagay sa cord, then sa hapon pakain. Then kinagihan, keep nyo muna mga alas 6, lagay nyo sa kulungan, tapos mga alas 7, labas nyo, pailawan nyo isa-isa lang kasi madidistract sila pag may ibang manok kasi baka rinig sila ng manok magalaw sila, kaya na-stress sila, kaya isa-isa lang yung pailawan nyo, lagay sa lember. Pinaka-importante sa pag-conditioning ng manok, pag nag-keep na kayo, dapat kailangan soundproof yung lagayan ng manok nyo. Tapos, hindi napapasukan ng lamok. Kasi, number one, yung lamok na nagbibigay stress sa manok. Pag may folding pen, tapos yung manok nyo doon, halimbawa, tatlong lagayan yung folding pen nyo. Bali, bakante nyo yung sa gitna. Sa gilid-gilid nyo lang lagay yung manok nyo. Tapos, bakante yung gitna. Tapos, siguraduhin nyo walang makapasok na lamok. Kasi, mag yung lamok,
Nagbibigay ng stress yun, hindi makatulog ang manok kasi kinakagat yung mukha. Kaya kung nakikita nyo pag pumunta kayo sa manukan nyo tapos gabi na, tingnan nyo yung mukha ng manok, puno ng lamok. Kaya gumaganon siya, umiiling, tapos ginaganon, hindi sila makatulog ng maayos. Kaya mas mabuti lagyan ng mosquito net, lagay nyo sa sa folding pen nyo, tapos bago nyo lagyan ng tela, tapos yung tela pala basahin nyo para magiging soundproof yun, kasi pagbasa yung tela hindi masyado nakapasok yung mga ingay, kasi pag tubig kasi matagal mag-travel yung sound, kaya hindi masyado makapasok yung tunog, kahit anong tunog na nanggaling sa labas, kaya hindi madidistract yung manok nyo, tapos hindi ma-stress para kinabukasan hindi puyat yung manok nyo. 17 days tapos 21 days kasi yung natin conditioning, pero tatlong araw na lang yung kailangan lang ipahinga, kasi pang-apat yun yung araw ng laban. Ayun, kung sa 17 days kinagabihan, tuloy nyo pa rin yung ginagawa nyo, painom, hamugan, manok, pero isa-isa na lang siya kasi ma-redistract kasi siya pag may kasamang ibang manok. Pero kung gusto nyo, kung malaki yung lugar nyo, lagyan nyo sa dulo, kabilang dulo, kahit dalawa lang, para may makita naman siyang manok. Sa tatlong araw na pahinga, wala na po yung walang turok na gamot, kasi natapos na natin yung mga panturok na conditioning. Sa tatlong araw na natitira, na lang yung B50 na lang, or kung anong ginagamit na vitamins nyo para sa manok mo, yun na lang ipainom nyo, kasi hindi naman nakakalasing yung vitamins, kasi nagbibigay pali nag-enhance ng power yon. Tsaka parang natatanggal rin mga stress ng manok pag nakainom ng mga vitamins. Yun po yung mga pamamaraan natin sa pagkukondisyon ng ating manok. Ito na yung pinakahuli natin, kaya sana may nakuha kayong aral sa mga video natin na binigay as a tip, kasi yun po yung paraan natin sa pagkukondisyon ng manok. At saka kung bago pala sa ating video, mag-subscribe ka na, tsaka click yung bell button para update ka sa ating mga bagong video lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamaraan natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!